today's hapon na mga George. So share ko sa inyo mga George yung isa sa mga alternative ko na pinapakain sa mga alaga natin dito. So ito 'yon. Asang ng isda at saka bituka. So tara mga George, share ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung gaano sila ka-active kapag ganito yung pinapakain sa kanila. So tara sa likod mga George. Ayan. So ganito karami pinapakain ko. Sakto lang sa kanila. Kasi kung i-overfeed naman natin sila, baka... Ayan. Ayan mga George. So kanina pinag-meriend ako na rin sila mga George. Ayan. So mamaya may konti pa akong i-share sa inyo about sa pagpapakain after ko ipakain to. Ayan. Ganito mga George. Ganito mga George. Ayan. Kita niyo mga George. So, ganyan sila ka-active kapag mga bituka ng manok, ay ng manok, bituka ng isda, yung pinapakain natin sa kanila. So, ganyan sila kasisiba. Ayan. So, sa akin, para sa 650 plus na alaga natin dito, sapat na to. Ayan, sapat na to ng pagkain nila. So, bukas, kung na ulit sila pakakain. So, ayan mga George, tara, pakainin natin sila. Dito tayo para mas makita ninyo. So ito yung view pag sa taas. So kita mo lahat sila. Ayan. So ito na mga George. Ayan. So ito yung pwesto ko kapag nagpapakain ako ng hito. Ayan. So nakakaaliw, nakakalibang, di ba? Na every morning, ayan. At tuwing magpapakain ka sa umaga at sa tuwing magpapakain ka sa hapon. So, mga George, pansin nyo sila. Yung iba, naglulutangan. Sa akin, parang normal lang sila. Ewan ko kung natutulog lang sila. Dahil kapapalit ko lang ng tubig, hindi naman siguro mataas yung ammonia niya para magganyan sila. So, yan sila. Oh. Pag ginising mo naman sila, siguro feeling ko natutulog lang sila. Diba? Ayan. So, mga George, tara. Share ko sa inyo kung paano sila ayan, kasaya. Paano sila kasaya kapag pinapakain natin sila. Ayan. So, ito mga George. So, hagisan ko lang sila ng ganyan. Halimbawa, ganyan. Ayan sila. Kita nyo mga George. Diba? Ganyan sila kasasaya. Ayan. Ayan yun. Nag-aagawan sila. So, kinakalat ko na lang para lahat sila makakain. Ganyan, no? Kala mo hindi pinakain, no? Ayan, no? Ayan. Kanina, tinapulan ko na sila, eh. So, ganyan, mga George. So, maganda siyang alternative na pakain. Kasi bukod sa mura, makakatipid ka. Ayan. Ayan sila mga church. Kasi dito. Ayan. Kita nyo mga church ang lalaki na nila. Ayan. Bus ka agad dyan. Wala kang makikita ang tira nila. Lahat kakainin nila. Ayan. Ganyan, George. Oh. Asang. So, ang ginagawa ko mga George. Ayan. Iluluto ko muna.
Ayan. Para mas mabilis nilang magutay-gutay yung ano, pinakain nila. Kitaan nyo yan mga George. Ayan. George, busog na yata sila. So ayan, makikita mo mga George, oh, pag nagpakain ka, kitang kita mo na lahat sila nakakakain. Ayan. So kapag, ano naman George, kapag ordinary days lang na hindi ko siya binivideo, miniminsan ang tapon ko na lang para lahat talaga sila makakain. So pitchinare ko lang sa inyo mga George, na napakaganda talaga kapag hasang ng isda, pito ka ng isda yung pinapakain mo. O yan mga George, oh. Diba? Tahan nyo yun, George. Ayan. Puan natin dun sa dulo. Ayan sila. Nakagawan sila. Ang bilis nila lumaki mga George. Oh. No? Ayan, oh. So, two weeks pa lang na ganito yung sistema ng pagpapakain ko. Pinapakain ko sila ng umaga. Ayan, laki yun. Pakainin ko ng umaga. Tapos, pakainin ko ng hapon. So, ayun. Tapos na tayong magpakain. So, sa tingin ko, okay na sa kanila yung itinapon kong pagkain nila, mga George. So, mamaya, kung sa tingin ko na dapat pa silang pakainin, ang ginagawa ko, mga George, itong sabaw ng pinaglutuan natin, is nilalagyan ko naman siya ng pellets. Ayan. Nilalagyan ko, tapos pinapasipsip ko yung katas niya. Ayun yung katas nito. Itong pinaglutuan. Then, hinahagis ko ulit. So, yun yung mga ginagawa kong kumbaga procedure ng papapakain sa kanila para hindi sayang. Ayan. So, masasarapan sila sa pagkain nila. Ayan. Ayan. Pwede nyo rin gayahin to, mga George. Pwede nyo rin gawin to. Diba minsan, yung mga pinapakain nating pellet sa kanila, kasi hindi nila gusto, diba? Hindi nila nauubos lahat. So, ang ginagawa ko, nalagyan ko to ng pellets. Yan, tapos nahalo ko hanggang sa mawala na yung tubig niya. Ayan. Sa ako ulit pinapakain. So, mga George, ganito lang ako magpakain. Yan. Sana nakatulong ulit ako sa mga first-timer, sa mga plano na mag-alaga ng hito. Ayan. So, magandang alternatibo to para mas makatipid ko yung pagpapakain sa kanila. So, mga George, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click the bell notification bell button para updated po kayo sa lahat ng videos na upload ko. Ayan. So, next time mga George, share ko naman sa inyo yung nilalagyan ko ng pellets itong sabaw na to. Yung naglutuan ng bituka at hasang ng manok. So, hanggang dito na lang mga George. Magandang hapon sa inyo. Peace out.